Meron ka? Meron ko pong pantanggal po ng spark plug. Nakabili ako ng bago, kaya lang paltik-paltik, babalik ko yung luma po. Ah, okay. Opo. Kaya yung ano. Lumampas ka na, bumalik ka pa ha. Wala ako sa joke. Kapag dumating talaga yung pagkakataon ng pangangailangan, kahit nagmamadali ka, titigil ka. Para naman kaunting ano lang ng tulong, may maibigay ka. Buti, lagi ka pumidalang mga tools, ano? Basta may pagkakataon na tulungan, tulungan. Kasi daily naman talaga ako nagmumotor eh. Kaya talagang makakita at makakita ka ng mga taong nangangailangan sa kalsada, sa lansangan, ganun. Ano bang ano, ayaw maayos yung tulong? Patay mo, Baka sakaling pag ako nasiraan, baka meron ding tutulong naman sigurado. Hindi natin kung maandar. Oo nga, ano? Ang lakas, ano? Ang tumutulong kasi, kung open sa loob mo, parang masaya kang nakatulong. Yun naman tumutulong, pag natulungan mo yung nangihingi ng tulong, masaya din yan eh. Kaya halos parehas lang ng ano yan. Isang masaya. Ganun lang yung tulong at saka nangihingi ng tulong. Parehas lang. Pag natapos yung problema, parehas masaya. Pitik-pitik na kasi yan. Kanina pa ako patay-patay eh. Ah, papatay-patay? Baka may ano lang dito. Saan yung ano nyo? Malayo po ba yung inyo? Doon lang. Shop yun? Oo, oh, may katabi kaming shop. Bago din naman kami ng motor. Nag-ayos rin ngayon? Naranasan din namin na ganyan masiraan na wala kaming gamit na dala, wala kaming pamungbaklas. Hindi, ewan ko, minsan bigla na lang siya namamatay tuloy. Minsan, isang kick siya. Kaya nga po, nakita rin, doon nga po kami, layo na nga namin eh. Sasabi ko rito sa operator ko, sabi ko balikan ka namin eh. Sabi ko, madali lang malapit naman yung ginagawa namin ng jeep eh. Kasabi ko meron pong baklas. Masarap po, masaya sa pakiramdam. Siyempre nakatulong ka sa kapwa mo. Di lang naman porkit na sa, di man sa material na bagay, sa mga ganyan na mga kaya niyong gawin. Yung mga nalalaman mo, kahit papano, may share mo sa iba. Sasakay na namin sa sakyan. Iano na namin sa pagawaan. Para may ano. Para sigurado. Oo, sigurado. Pero wala naman pang bayad, okay lang. Wala naman pong problema sa amin. Kasi hindi naman namin inaano rin yung pera eh. Pera, madali lang naman natin kitain yan eh. Yung pagtulong sa kapwa. Bayaan mo siya kung anong kaya niya, wala siya maibigay. Okay lang kung ganun. Kasi mararanasan mo rin yan kung ikaw masiraan tas walang-wala ka. Di naman lahat lagi na meron kay. Oo nga, hindi. Sira na kasi spark plug yan eh. Pabibili ko lang. Emergency kasi sa amin eh. Pauwi na ako. Buti, meron ka pong tools. Ano po? Ano na kaya? Sira na kaya yan? Kasi first time ko yung makatulong sa ibang tao na ganyan. Eh sabi niya, hindi niya daw po alam na paano baklasin. Kaya ako na lang po yung nagbaklas. Dahil alam ko naman kung paano baklasin. All good. Kumaha na tol. Sana pag ganyan po, tulungan po natin dahil mga kapwa rin rider natin yun. Mamangyari rin sa atin yan na masiraan tayo. Sila naman po yung tutulong sa atin. Ano ka po? Malamig ba yan? Malamig naman na siya. Babalik ko lang yung ano ko. Yung bago. Papitik-pitik na kasi siya. Mekanik ko ka talaga. Ano? Malaki yan, di ba? Opo. Kaya lang. Di ba masigip yung motor mo? Okay lang yan. Kaya lang, kumpleto ka sa gamit. Mahirap. Oo nga, huwag nasisiraan ano. Napakalaga pala kahit ganyan lang. Lumagpas ka na, bumalik ka pa sa akin, ano? Dahil ito, kumaway ka eh. Oo nga eh. Pag ano dito, kumaway si kuya. Baka kailangan ng tulong, kaya bumalik ako. Ayun, yun nga sabi niya, spark plug down niya. Ayun na, may yung palyado na. Sabi ko sa kanya, every 6 months, kailangan palit ka na ng spark plug.
Mabuti, dumaan ko. 6 months lang yan. Ha? 6 months, palit ka. Ang nasa isip ko lang, tumulong. Kasi ugali ko na tumulong. Kasi gaya din sa isang grupo na yung RS ng Tagi. Ngayon, pag nakakakita kami ng nasiraan, tinutulungan namin. Ayun, kaya may gamit ako, hindi para sa akin. Para sa kapwa ko rider. Ha? Hindi para sa akin yan, para sa kapwa rider. Sa kapwa rider natin, ano? Salamat sa Diyos. Tingnan nga natin. Masaya pagka nakakatulong ka sa kapwa na kailangan. At sabi nga niya, kailangan umuwi, may emergency daw. Okay. Yun, kaya kinuha ko yung gamit ko. Maisisir ko lang sa kapwa ko rider, pag kailangan ng tulong ng kapwa rider, tulungan agad. Lalo kung may bibigay agad yung tulong na mayroon ka naman, na huwag na ipagdamot sana. Nag-i-store siya kalang pitik-pitik eh, hindi ako makatakbo malayo pa, kanina pa ako tigil-tigil. Malapit lang ba yun? Atol, tutulak na lang. Tutulak na lang ron. Ah, kasi minsan ko na rin naranasan na tumirip masiraan. So nakita ko yung helmet na nakababa, automatic na alam ko na kailangan niya ng tulong. So ako naman hindi naman ako madamot sa tulong kahit hangga't may oras ako. So inintoan ko siya tapos nag-offer ako na itulak na lang siya hanggang dun sa paggawa, malapit lang naman. Malayo ba 'yon? Pagkaikot? Pagkaikot lang. Alam ko naman babalik sa akin yun kung hindi man siya ibang tao. So yun, yung parang lagi kong iniisip na good deeds na ginawa ko babalik rin sa akin. Hindi man siya ibang tao. Hindi ba naisip na, no? Baka modus to, baka... Okay. Hindi. Kasi sa akin, si Lord na bahala kung ano mangyari basta gumawa ko na mabuti sa kapwa ko. Kung modus man, let it be. Kung ano man mangyari, basta ako tumulong ako, good deeds. Alam ko naman na hindi man ako papabayaan ni Lord kung hindi man mabuti si Kuya o ano. Kung may makita naman tayo sa daan na dapat tulungan, tulungan natin hanggat maaari. Pwede naman tayo mag-extend kahit konting minuto lang, ibahintuan lang natin saglit hanggat maaari kung kaya ng oras nila. Para sa ganun, makauwi tayo pare-parehas ng bahay, ng safe. Ayun po. Sabi ng salita ng Diyos eh, anumang mabuting bagay na gawin mo, yun din ang tatanggapin mo sa Panginoon. Eh, gusto mo palang makatanggap ng mabubuting bagay sa Diyos, eh gumawa ng mabuti, huwag kang magpapahinga. Huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Bawat gawang mabuti mo, ibabalik sa'yo ng Diyos yun eh. Yamang na pag-aalaman. Nalaman ng mga unang Kristiyano yan, nalaman ni Pablo yan. Na-experience nila yan na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Kaya gusto mong managana sa mabuti, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang mamimili ng gagawaan ng mabuti. Magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Kahit na masama na ang ginagawa sa'yo, gantihin mo pa rin ng mabuti. No? Yung mabuti na yun, it is never lost. Whatever good thing you have done, you will receive the same thing from the Lord. At alam nyo, pag ang Diyos ang nagbigay at gumanti sa'yo, eh baka yung ginawa mong kabutihan ang worth piso. Eh pag ibinigay ng Diyos yun, 100 piso yun eh. Baka yung mabuting ginawa mo, kapiraso eh. Pagbalik nun sa'yo, malaki yun eh. Ganun kasi magbigay ang Diyos eh. Diyan marirealize mo yung sinabi ni Pablo na anumang mabuting bagay na gawin ng sino man ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Kung ang ginagawa mong kabutihan, ginagawa mo alang-alang kay Kristo.